for any shift, full-time, willing to undergo training, can start immediately. To apply, please bring your resume or biodata, wealth, 2x2 photo to Petron Rizal Legazpi office beside Tanchuling Halls, and look for Miss Anna or Mayette from 10 a.m. to 5 p.m. Same day interview for qualified applicants. Familia Padala, en el cuarta padala, plaza en Lulian, mabilis, madali, pasan. Cuarta piran, piraban, piran y puran, sa em Lulian, amiga kakainaban, padalan, kinakailangan, lakis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. En el cuarta padala, familia padala, padalang galing sa puso. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol! Kami ay may pangarap simula pa noon. Sana'y makamta namin sa madaling panahon. Ngayon nabigyan na ng pagkakataon. Hangad namin ibahagi sa bawat Pilipino. Pangarap namin ang pagkakaisa, kaya ang lipunan walang pangamba. Lahat ay tulong-tulong upang umunlad, maging masayang bansa ang Pilipinas. Dito sa Idol FM, layunin namin makasama kayo. Bawat sandaling makapiling ninyo, maabaw ang puso sa saya at pagmamahal. Aming hatikain, maibahagi ang pangarap sa inyo. Saan ka mang pulo sa bansa natin ito, maging idol tayo. Idol ng pagkakaisa, idol ng pagmamahal, idol ng lipunan, idol para sa kaunlaran. Maging idol tayo, idol na Pilipino. Narito na ang programa sa radyo na tatalakay sa mga programa at proyekto ng kagawaran ng agrikultura. Dapat agri, agri dapat. Palatuntunang gagabay sa mga magsasaka. Dapat agri, agri dapat. Tuwing araw ng Miyerkules, ganap na ikasampo ng umaga sa mga himpilang inyong pinagkakatiwalaan. 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga at 88.9 Idol FM Daet. Dapat agri, agri dapat. Atid sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 5. Dapat agri, agri dapat. Dapat agri, agri dapat. Pangaji kang departamento, pangaji kang departamento kang agrikultura. Diyos amang makakamhan, ika ang samuyang buhay, asin burabod nin biyaya. Nagpapasalamat kami sa imo, sa saimong pagataman, asin pagmangno, sa samuyang namumuta na banwaan. Pinapasalamatan mi ika sa mga recursos naturales kang Pilipinas na itinaomo asin itiniwala sa muya, para padagos ming atamanon, asin pagyamanon. Pinapasalamatan mi ika, uli kan higos, tibay asin dunong, na itinaomo sa mga Pilipino, asin bilog mong pinagkatiwala ini sa muya, para gamiton, pakusugon, asin pauswagon. Bilang kasimbagan sa saimong marhay na buot, idinudusay niya mo ang samuyang sadiri na maging seryoso sa samuyang pagsirbe sa Departamento kan Agrikultura para sa satuyang nasyon asin mga kaimanwa, lalong-lalo na sa mga parauma, siriman sa mga parasira. Pinabangadi mi sa imo na padagos mong buhayon ang samuyang puso, ang init, tibay, asin determinasyon sa pagsirbe, para mas lalo kaming kapakipakinabang, asin mapagkakatiwalaan na mga servidor
kanbanwaan. Dagdag pa kaini, ipinapangadyik mi, natabangan mo kami na mas lalo ming maintindihan ang marikas asin dagos-dagos na pagbabagukan panahon, lalong-lalo na ang pagbabagukan klima asin kan merkado sa ibang nasyon. Giyahan mo po kami na maging handa sa mga angat kang kalamidad, kundai maibitaran na kami madanyaran. Hagad mi po na tarabag manlugod kaming makabangon. Bindisyonan mo po, O Diyos, ang samuyang mga gibo, asin biyayaan mo kami kan samuyang hinahagad na magkaiguanin bastanteng pagkakaan ang samuyang nasyon, asin magkaiguanin mauswag na buhay, asin pagbuhay sa mga komunidad, asin banwaan. Hinahagad mi ini sa imo, tanda kan samuyang pag-umaw, asin pagpapasalamat sa imo. Ngunyan, asin sagkod paman. Amen. Dapat agree. Agree dapat. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya na araw sa ating lahat, mga idol na ka-agri. Andito na naman ang programang gagabay sa inyong pag-unlad. Dapat agri, agri dapat. Okay, kumusta po tayong lahat? Kumusta ang ating mga tagapakinig ng Dapat Agri, Agri Dapat? Ang saya ko naman nung first episode natin kasi yung nanalo ay hindi lang taga-Daraga at isa ring tagapakinig natin pala sa Daet. So yan. And ngayon po ay unang araw, unang Miyerkules po ng Mayo. Ang Mayo po, ang buwan ng Mayo ay itinuturing na Farmers and Fisher Folks Month. Ito po ay by virtue of Presidential Proclamation No. 33, Series of 1989. Dito po ay para ma-recognize ang role, ang mahalagang role ng Filipino farmers and fisher folk para ma-achieve po natin ang food availability, food security, and sustainability. Kaya pag May po, dito po nagdidiwang ang Department of Agriculture at lahat pong mga attached agencies ng Farmers and Fisher Folks Month po. Ayaw ko naman po ma-pre-em, pero ang probinsya po ng Albay may niluluto para sa ating mga magsasaka. Ayan. So sa muli po, isang masagana at maunlad na Miyerkules sa ating lahat mga idol na ka-agri. Ako po si ka-agri Jason Gonzales. Isa po ako sa mga information officers ng Department of Agriculture dito po sa ating dito po sa Bicol Region, at naatasan din po ako maging assistant APCO for Albay. Ayan. At dahil po dito ang ako po ay magbibigay sa inyo ng mga impormasyon, at ito pong programang ito ay nakikita namin na isang paraan upang maihatid po sa ating mga idol na tagapakinig ang mga mahalagang impormasyon po at mga kaalaman tungkol sa agrikultura. Kaya nga po, lahat ng paraan ng komunikasyon ay aming ginagamit upang maihatid po sa inyo ang mga bagay na maaaring makatulong sa iyong pagsasaka, at kung gusto niyo pong magsaka din. Ayan. So kami po ay naka-Facebook Live po. Ang Facebook account po ng Department of Agriculture ay Agriculture Space Bicol. Ang amin naman pong FB page ay Department of Agriculture-Bicol. At kami po ay naka-live din sa FB pages ng 89.1 Bicol Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga, at 88.9 Idol FM Daet. So dagdag ko pa dito mga ka-agri, ang mga social media accounts po ng opisina namin ay ang email address po. Kung kayo po may mga katanungan o may mga request, email lang po kayo sa therafid5@yahoo.com. Sa YouTube naman po ay Department of Agriculture Space Bicol. Sa website po namin ang bicol.da.gov.ph. At ang kumbaga 24/7 na cellphone number na 0905-252-3215. Ito po ay number ng programa po namin na Dapat Agri, Agri Dapat. Ito po ay 24 hours na naka-open, at kung kayo po ay may mga suggestions para mas mapaganda, mas maging malaman ang ating discussion sa ating programa ngayon, text lang po kayo. So ang programang Dapat Agri, Agri Dapat, ito po isang daan para mas mapalakas ang industriya ng pagsasaka at ipagbigay alam
na ang kagawaran ng pagsasaka dito po sa Bicol ay laging bukas at nakasuporta sa ating mga magsasaka. At sa mga gustong magtanim na o magsaka, kaya po ang programang ito ay may iba't ibang segments na inyong makukunan ng iba't ibang agricultural information. So magbabalik po ang Dapat Agri, Agri Dapat. Agri, Agri Dapat. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bihin ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kilogram na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol o kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Unang hakbang, ihanda ang mga kaukulang dokumento na tulad ng titulo ng lupa o anumang katunayan ng pagmamay-ari ng lupa. Para sa manggagawa sa sakahan at palaisdaan, kailangan din ito ng katunayan na ikaw isang manggagawa sa bukid o palaisdaan. Original na ID na issue ng gobyerno. 2x2 recent ID picture. Pangalawang hakbang, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office na nakakasakop sa inyong sakahan. Humingi o kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form at ipacheck sa ating mga agriculture technician. Ikatatlong hakbang, pagkatapos sagutan ng form, papirmahan ito sa kinauukulan na sila barangay chairman, city or municipal agriculture officer at sa city or municipal agriculture and fisheries council chairman. Ikaapat na hakbang, isumite sa city o municipal agriculture office ang kumpletong form kasama din ang ibang kailangan na dokumento. Ikalimang hakbang, kunin ang RSBSA enrollment stub o local, municipal RSBSA number na magsisilbing patunay na ikaw ay isang rehistradong magsasaka ng kagawaran ng pagsasaka at maaring kwalipikado sa available na programa. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong city or municipal agriculture office o sa Department of Agriculture Regional Field Office Number 5. Bico, sa DA Compound, San Agustin, Pili, Camarines Sur, Philippines. Mayaman ang mangga sa vitamina A at C na nagpapalakas ng katawan at resistensya laban sa mga sakit. Punong-puno ng iba't ibang mineral tulad ng potassium, calcium, at phosphorus na nagpapataas ng enerhiya. Ang mangga ay nagpapalusog ng katawan at nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng kanser at pagtaas ng kolesterol. Palinamnam at masustansya, masarap kainin sa kahit na anong panahon. Mangga, ang tunay na kampyon. Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Magandang balita para sa ating mga magbibiyog. Alam niyo bang maaaring nalagdagan ang inyong kita sa pag-iintegrat ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong coconut-based cacao and coffee enterprise development project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabago ang industriya ng pag-iintegrat sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magbibiyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DAP Call sa San Agustin. Dapat agri, agri dapat. Ok,
Okay, oras na mga idol na ka-agree para sa umaarangkadang balita. Para sa ating mga umaarangkadang balita. Narito ang mga balitang nakalap sa iba't ibang panig ng rehiyon. DAB Call nanguna sa lahat ng regional field offices sa bansa sa first quarter physical, financial, and operations performance evaluation. May ulat si William Lavapie. Nakatanggap ang DAB Call ng Certificate of Recognition para sa outstanding overall performance nito na nakakuha ng rank 1 sa lahat ng DA regional field offices sa Pilipinas sa aspeto ng physical, financial at operations rating para sa unang quarter ng CY 2023. Tinanggap ni na Regional Executive Director Rodel P. Tornilla at RTD for Operations Luz R. Marcelino ang sertipiko ng parangal na iginawad ni na Senior Undersecretary Domingo F. Panganiban at Assistant Secretary for Operations Engineer Arnel V. De Mesa kamakailan sa Operations Management Meeting sa Tacloban City ng 21 Abril 2023. Nakatanggap din ng DAB Call ng Certificate of Recognition para sa exemplary physical performance nito para sa unang quarter ng CY 2023. Mula sa rank 5 noong nakaraang taon, ang DAB Call ay tumalon sa pinakamataas na pwesto ngayong taon. Ito ang unang pagkakataon ng DARFO5 ay nakakuha ng pinakamataas na kabuuang rating 91.08% sa physical at financial sa lahat ng rehiyon. Ang lahat ng RFO ay sinusuri at nire-rate batay sa kanilang financial at physical na accomplishment na nagawa sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA. Ako si William Lavapi, nag-uulat para sa umaarangkadang balita. Bicol Region naging host sa isinagawang workshop on AMIA Decision Support Tools and Development Pathway na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang rehiyon. May ulat si Emil Pasumbal. Bicol Region ang naging host sa isinagawang workshop on Adaptation Mitigation Initiatives in Agriculture o AMIA Decision Support Tools and Development Pathway na ginanap sa Legazpi City noong 17 hanggang 20 ng Abril ngayong taon. Dinaluhan ito ng mga AMIA focal persons, technical staff at planning officers mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Ito naman po ay ang ating Climate Risk Vulnerability Assessment. Kailangan po nating makapacitate kasi yung ating mga DA personnel. Kasi sooner or later, kailangan din pong mag-update nito. Ito po sa CRBA ay mga mapa. Ito po ay tools. Naka-embed ang climate projections. Kaya ito ay magsisilbing guide for our planning and investments in the future. So ito yung will give us what we should prioritize given our scarce resources. Si Director Alicia Ilyaga, Director ng Climate Resilient Agriculture Office of RAO, na nakabase sa DA Central Office, Quezon City, ay nagpaabot ng kanyang mensahe para sa mga dumalo via online platform. Sa kanyang mensahe, ipinagmalaki ni Luz R. Marcelino, Regional Technical Director for Operations, ang pag-aaral na ginawa nila noong 2019 ang AMIA 2. Which I believe the most significant contribution of AMIA 2 was the development of climate information system. It was rolled out in different regions of the Philippines. Nagdag pa niya, mahirap ang pinagdaanan ng AMIA team ng Bicol sa pinakaunang na-establish na AMIA village sa rehiyon na nasa Kagbunga, Pamplona, Camarines Sur. Marami po kaming ginawa doon sa Kagbunga until such time it expanded to other sites. And we are very proud to tell you that with the AMIA Create, we were able to establish enterprises. So yun ang mga pinagmamalaki ng AMIA and Bicol Region. Sa ngayon, mayroong 14 na AMIA villages sa Bicol Region. Ang mga lugar na ito ay napili bilang AMIA sites dahil prone ito sa mga kalamidad tulad ng landslide, pagbaha, tagtuyot, pagpasok ng tubig alat at iba pang uri ng kalamidad. Tinalaki ni Celso de la Cruz, CRAO Project Development Officer, ang tungkol sa AMIA pathway at si Jane Gurley Balanza, Geospatial Analyst and Data Management Specialist of CIAT, naman ay nagbigay ng overview ng Climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA. Kaya nagkaroon tayo ng CRVA kasi kailangan natin ng solid evidence base. Yung CRVA nagpo-provide siya ng science-based targeting tools
para sa ating prioritization ng magiging focus or yung magiging beneficiary for AMIA Villages. Bakit sa science-based? Kasi yung ating mga ginagamit na data set, for example, climate data, hazard data, adaptive capacity data, yan ay galing sa mga national database sources, open source database, and also national agencies. Yung pag-aaral na ginagawa natin is backup siya ng science. Samantala, nagbigay rin ng kaalaman si Dr. Rosinto Ian Lumbre tungkol sa Assessing Hazard Risk and Generating Hazard Index Maps at si Carl Irving Carada, GIS Specialist at UPLBFI ay tungkol sa Conduct of Vulnerability Assessment. Ibinida naman sa exhibit ang iba't ibang produktong ginawa ng mga benepisyaryo ng AMIA mula sa 6 na probinsya ng Bicol. Bukod naman sa sinagawang workshop ay binisita rin ng mga dumalo ang AMIA Villages. Ito po si Emil Basumbal, nag-uulat para sa Marangkadang Balita. DA Bicol nagsagawa ng tree planting, seminars at trainings kaugnay ng pagdiriwang ng High Value Crops Week. May ulat si William Lavapier. DA Bicol nagsagawa ng tree planting, seminars at trainings kaugnay ng pagdiriwang ng High Value Crops Week. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 2nd National High Value Crops Week ngayong taon na may temang Green Revolution Road Towards Exportation, ang Department of Agriculture Bicol Field Operations Division sa pangungunan ni Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez ay nagsagawa ng iba't ibang aktividad kabilang ng tree planting, seminars at training na nilawakan ng mga high-value crops farmers at processors mula sa buong rehiyon simula noong 17 hanggang 20 ng Abril. Ang High-Value Crops Week ay pinagtibay ng Republic Act 7900 o ang High-Value Crops Development Act of 1995 at ng Proclamation No. 469 Series of 2018 na naglalayong isulong ang produksyon, pagproseso, marketing at pamamahagi ng mga high-value crops o products. Sinimulan ang week-long celebration sa isang tree planting activity sa Bacol, Naga City. Pinangunahan ito ni Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez, FOD Chief, kasama ang ibang empleyado ng ahensya at Naga City Mayor Nelson Legacion. Naroon din si OIC City Agriculturist Frank Mendoza at Joseph Limuel Lumibaw, anak ng may-ari ng J.M. Manuel Pastries, ang pioneer in pili export. Tampok din ang series of seminars tulad ng taro production ni Alberto M. Del Rosario, President ng Isarog Farmers and Producers Association, PiliNet Delicacies and Processing Standards ni Twini B. Pante, HACCP Team Leader Operations Manager ng J. Emmanuel Pastry. Kaugnay pa rin sa nasabing selebrasyon ng Training on Bottled Lying, Taro Leaves and Coconut Milk, kung saan nagbahagi si Raymond R. Tapel, proprietor ng Siligaya Food Products, ng kanyang kaalaman mula sa pagproseso, pagpasteurize at pagpreserba ng laing na hindi ginagamitan ng preservatives. Ang mga nabanggit na seminars at training ay ginanap sa Field Operations Building ng DA na dinaluhan ng mga High Value Crops Farmer, Association at Processors mula sa mga probinsya ng rehiyon at naka-livestream din ito sa official social media sites ng DA Bicol. Ito si William Lavapi, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. PRDP World Bank Mission ginanap sa Matnog, Sorsogon. May ulat si Mitchell Figura. Puno ng kagalakan ang mga miyembro ng karitaan, kalayuan, paghuliran purupandan ng Fish Farmers Association at samahan ng kababaihang Bantay Sanctuaryo sa pagdating ng mga bangkang lulan ang mga bisita galing sa World Bank, Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project at local government unit ng Matnog, Sorsogon. Sa pangunguna ng Food and Agriculture Organization Natural Resource Management Specialist na si Jean Hancock at Environmental Specialist Maya Villaluz. Sa ginanap na 15th World Bank Implementation Support Mission sa Matnog Municipal Fish Sanctuary and Marine Reserve noong 20 ng Abril taong kasalukuyan. Sa Barangay Kalintaan, Matnog, Sorsogon. I'm really pleased how the community, the mga bantay, the women's group have really, you know, grown as well and done your own thing, yeah? And being able to do new things. And this is, in the end, it's not about having one solution. It's about your organization and your relationship to the DPR, to the LGU, to keep on going, which is what really matters. Because maybe in 5 years, it's a different solution, you know? You have to have new challenge, new solution. So, and the solutions only come by talking together, knowing where to go, who to talk to,
Who's got the fun? So happy to hear about your winning the prize, yeah, for having the best coral reef. Yeah, that's really what the GEF is about, the GEF component. Because and GEF, Global Environment Facility, it's really a very precious area. And you are the ones who are defending it, caring for it, showing it to the world. We're also very happy to see that you are also a big team. And that will keep you going. Upang malaman ang saloobin at alalahanin ng mga miyembro, ay nagkaroon ng isang dialogo sa komunidad upang talakayin ang mga issue at bigyan ng kaukulang solusyon ang mga problemang kinakaharap ng pangkat. Ang Matnog Municipal Fish Sanctuary and Marine Reserve ay isa lamang sa limang marine protected area site ng Philippine Rural Development Project Global Environment Facility sa rehiyon Bicol, na nakatuon sa pamamahala at pag-iingat ng likas na yaman sa mga lugar na mayroong malaking biodiversity. Base sa isinagawang Marine Protected Area Assessment sa Matnog Municipal Fish Sanctuary and Marine Reserve, ang coral cover ay naitala sa 40.15% noong 2016 at 54.83% naman noong 2022. Samantalang ang fish biomass naman ay bumuti mula sa 2.95 kilograms per 500 square meters noong 2016 hanggang 11.24 kilograms per 500 square meters. Ang World Bank mission ay kinaganap ng 2 beses sa isang taon upang bisitahin at suriin ang pagpapatupad ng mga proyekto upang matiyak na ang bawat layunin ng proyekto ay maiging natutugunan. Ito po si Mitch Alfigora, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. At yan po ang ating mga umaarangkadang balita. Dapat agree dapat. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bihin ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kilogram na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa 2 paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol o kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Unang hakbang, ihanda ang mga kaukulang dokumento na tulad ng titulo ng lupa o anumang katunayan ng pagmamay-ari ng lupa. Para sa manggagawa sa sakahan at palaisdaan, kailangan din ito ng katunayan na ikaw isang manggagawa sa bukid o palaisdaan. Original na ID na issue ng gobyerno. 2x2 recent ID picture. Pangalawang hakbang, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office na nakakasakop sa inyong sakahan. Humingi o kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form at ipacheck sa ating mga agriculture technician. Ikatatlong hakbang, pagkatapos sagutan ang form, papirmahan ito sa kinauukulan na sila barangay chairman, city or municipal agriculture officer at sa city or municipal agriculture and fisheries council chairman. Ikaapat na hakbang, isumite sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong form kasama din ng ibang kailangan na dokumento. Ikalimang hakbang, kunin ang RSBSA Enrollment Stub o Local, Municipal RSBSA Number na magsisilbing patunay na ikaw ay isang rehistradong magsasaka ng kagawaran ng pagsasaka at maaring kwalipikado sa available na programa. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office Number 5. Bicol, sa DA Compound, San Agustin, Pili, Camarines Sur, Philippines.
Mayaman ang mangga sa vitamina A at C na nagpapalakas ng katawan at resistensya laban sa mga sakit. Punong-puno ng iba't ibang mineral tulad ng potassium, calcium at phosphorus na nagpapataas ng enerhiya. Ang mangga ay nagpapalusog ng katawan at nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng kanser at pagtaas ng kolesterol. Malinamnam at masustansya, sarap kainin sa kahit na anong panahon. Mangga, ang tunay na kampyon. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Magandang balita para sa ating mga mag-iyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-interpret ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabago ang industriya ng pag-iniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga mag-iniyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DAP Call sa San Agustin, Pilica Marine Sur. Dapat agree, agree dapat. Okay, nagbabalik po ang dapat agree, agree dapat. Dito na po tayo sa segment na ang tawag po ay dapat agree tayo. Ito po ay isang segment para ma-introduce o maipagbigay alam ang iba't ibang programs, mga technologies, activities po ng Department of Agriculture. So ito po ay paalala naman sa ating mga tagapakinig na kayo po ay makinig ng mabuti. Kasi mamaya sa aking discussion po, may nandyan po yung sagot para sa ating agri-trivia. So yan po. Ngayon po, ang pag-usapan po natin ay ang Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant Assistance. Ito po, itong program po ito actually ay diniscuss kahapon during sa Mouse and Cows meeting po doon sa Kamalig po. So ito po ay base po sa Republic Act number 11469 o ang Bayanihan Act of 2020. At dahil po dito, in-enhance po ito. Kaya ito po, mas malaki na po ang sako po nito. And in fact po, ang makakapag-avail po nito ay either mga farmers associations, mga SUCs, at LGUs. Ayan po. So ano po ang grant assistance o makukuha ng ating mga community-based organization, Farmers and Fisherfolk Cooperative Association at LGUs? Okay, para naman po sa type A grant, ito po yung grant for processing and packing facilities. Ang pwede po dito, ang pwede pong mag-apply po dito, ang eligible pong organization ay yung FCA, Farmers or Cooperative Associations, LGUs at SUCs. So hanggang 1,000,000 po ang kanilang ma-avail at gagamitin po ito for value-adding activities as assemblers of farmers' produce such as procurement of produce, purchase of machinery or equipment for pre-processing like cleaning, sorting, packing, drying, and processing. For type B grant naman, hanggang 5,000,000 naman ito, ito po ay para sa market logistics and post-harvest. So, the same pa din po ang mga eligible organizations po, mga FCAs, mga LGUs po, at SUCs. Sabi ko, ito po ay pwedeng gamitin for marketing logistics activities of consolidators or wholesale distributors of farmers' produce to consumer markets such as procurement of transport and delivery vehicles, reefer vans, storage and warehouse establishments, rehabilitations, and post-harvest facility or equipment. So yan po ang type B grant po for market logistics and post-harvest up to 5 million. Yung kanina po, yung type A grant naman, yung grant for processing and packing facilities up to 1 million ang pwedeng ma. For type C grant, ito naman po ay yung Kadiwa Retail and Distribution. Ito naman po ay for FCA, LGUs, SUCs, at yung community-based organization.
up to 3 million naman po ang pwede nilang makuha. So ito po ay gagamitin to finance retail and distribution activities in consumer markets such as trading, working capital, procurement of small transport vehicles like small vans, motorcycles to be used as mobile stores, and finance the startup cost requirements of operating and maintaining Kadiwa retail markets o palengke such as procurement of weighing scales, chiller, mga crates, shelves at iba pa. For type D grant naman, ito po ay grant for Kadiwa store. So again, yung apat pong mga pwedeng mag-apply po dito ay yung FCA, LGU, SUC at CBO. Yan po. So up to 1 million naman po ang type D grant. Ang type D grant po ay gagamitin para sa establishment of the Kadiwa stores in strategic areas. The fund will be used for renovation or improvement of Kadiwa store, procurement of marketing equipment or implements such as freezers, racks, crates, etc. And yung working capital for initial inventory of the Kadiwa store. So yan po ah, yung Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant Assistance Program ay may apat na grants po. Yung type A po ay yung grants for processing and packing facilities na pwedeng ang eligible organization po dito ay yung FCA, LGU at SUCs. Yung type B grant naman, market logistics and post-harvest, FCA, LGU o SUCs, up to 5 million ang makukuha po nila. For type C grant naman, ay dito na papasok yung LGU, SUCs, mga FCAs at yung community-based organizations. Ito naman pong type C ay yung grant for Kadiwa retail and distribution. At yung type D grant naman ay grant for Kadiwa store kung saan hanggang 1 million po ang pwedeng makuha. Ito naman po ang eligible organization ay pares mo kanina sa type C, yung FCA, LGU, SUC, and CBO. Ano po yung mga eligibility criteria and documentary requirements? Unang-una, kailangan po meron silang juridical personality. Ibig sabihin, may SEC registration sila o CDA or yung DOLE. Meron din silang operating for at least 3 years with proven experience in fund management. Yung pangatlo naman, kailangan siyempre ang mga members po ay mga farmers or fisher folks. Pang-apat po, meron pong na-organisa na core management team na mag-implement po ng proyekto. Pang-lima po, kailangan po ay in good standing with government agencies kung saan nakareceive po sila ng mga public funds o grant o loan. At hindi po in default po. Yan. Pang-anim po, kailangan may proven track record in implementing proposed project which will scale up by grant assistance. And next po, yung FCA po, ito po yung mga farmers associations po, must not have any director or trustee or officer or key personnel related within the fourth civil degree of consanguinity or affinity. At kailangan, ito po ay accredited po ng Department of Agriculture. So yan po ah, ang isang organization po ah, eligible lang po sa isang type of grant facility. So ang isang organization again ay eligible lang sa isang type of grant facility. For CBOs naman, must be a CBO as defined in the guideline, must be operating at least same din for 3 years, must have a community residence representation in the management of the project. Meron din pong endorsement galing po sa LGU. Kailangan din po in good standing. Meron po silang system for operation and maintenance of the retail store or palengke. At tulad po kanina, kailangan po wala pong silang membro o director o trustee na nasa government po na may fourth civil degree of consanguinity or affinity. For LGUs naman, kailangan ang LGU po ay walang unliquidated funds from the source agency like DA Central or DA Regional Office. Ito po ay may authorization galing po sa local sanggunian for the local chief executive to enter into MOA. For state universities and colleges naman, wala po dapat silang unliquidated funds from the source agency like DA Central or DA Regional Office. At meron dapat silang board resolution authorizing the president to enter into MOA if applicable. Okay po. So yan po ah. Para po sa mga karagdagang
information po tungkol po dito, kung kayo po ay pwede po kayong sumangguni po doon po sa opisina namin sa Department of Agriculture sa Bicol po, doon po sa San Agustin, Pili Camarines, doon po sa Agribusiness and Marketing Assistance Division po. Ayan. So, hanapin nyo lang po si Ma'am Nene, yung chief po nila, or si Sir Alden Ragay. Okay, so yan po mga ka-agri. So kanina po, sinabi ko po na ang mga pwede pong, mga eligible pong organizations ay yung cooperatives, farmers associations, SUCs, at yung CBOs. So ang tanong ko po, bukod po sa farmers association, SUCs, at CBOs, sino pa po ang maaring mag-avail po ng kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant? So text na po sa 0905-252-3215 at isulat siyempre ang tamang sagot, pangalan, taga saan, at ang hashtag dapat agri, agri dapat. So yan po, magbabalik po ang dapat agri, agri dapat. Pagkatapos po ng ilang patalastas. Dapat agri, agri dapat. Isa ka pa rin ba sa mga mag-isaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bihin ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kilogram na dami ng high-quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol o kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Ano ang RSDSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSDSA ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Unang hakbang, ihanda ang mga kaukulang dokumento na tulad ng titulo ng lupa o anumang katunayan ng pagmamay-ari ng lupa. Para sa manggagawa sa sakahan at palaisdaan, kailangan din ito ng katunayan na ikaw isang manggagawa sa bukid o palaisdaan. Original na ID na issue ng gobyerno. 2x2 recent ID picture. Pangalawang hakbang, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office na nakakasakop sa inyong sakahan. Humingi o kumuha at sagutan ang RSDSA enrollment form at ipacheck sa ating mga agriculture technician. Ikatatlong hakbang, pagkatapos sagutan ang form, papirmahan ito sa kinauukulan na sila barangay chairman, city or municipal agriculture officer at sa city or municipal agriculture and fisheries council chairman. Ikaapat na hakbang, isumite sa city o municipal agriculture office ang kumpletong form kasama din ang ibang kailangan na dokumento. Ikalimang hakbang, kunin ang RSDSA enrollment stub o local, municipal RSDSA number na magsisilbing patuloy na ikaw ay isang rehistradong magsasaka ng kagawaran ng pagsasaka at maaring kwalipikado sa available na programa. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong city or municipal agriculture office o sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 5. Bico, sa DA Compound, San Agustin, Pili, Camarines Sur, Philippines. Mayaman ang mangga sa vitamina A at C na nagpapalakas ng katawan at resistensya laban sa mga sakit. Punong-puno ng iba't ibang mineral tulad ng potassium, calcium, at phosphorus na nagpapataas ng enerhiya. Ang mangga ay nagpapalusog ng katawan at nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng kanser at pagtaas ng kolesterol. Malinamnam at masustansya. Sarap kainin sa kahit na anong panahon. Mangga, ang tunay na kampiyon. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay.
Magandang balita para sa ating mga magbimyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-interpret ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipag-uluman sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabagong industriya ng pag-imiyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga mag-imiyog. Para sa dagdag na informasyon, makipag-ugnayan sa DAP Call sa San Agustin, Kilika, Marina Sur. Dapat agree, agree dapat. Okay mga ka-agree, oras na para sa agri-diskarte. Bantay presyo po tayo ngayon. Okay, ang presyo ng well-milled rice po sa Legazpi, sa Naga at Masbate ay 42 pesos per kilo. Pero mas mura po sa Virac dahil 40 pesos po. Ito po ay as of yesterday po, no May 2, 2023. Sa pork naman, sa Liempo naman, parehas po sa Legazpi, Virac at Masbate, 300 pesos po per kilo. Pero mahal po sa Naga City, 330. For tilapia naman, 160 sa Legazpi City Public Market at sa Masbate, sa Naga City Public Market. Pero po sa Virac, 150 per kilo. Sa Galunggong naman, 200 po sa Legazpi at 160 sa Naga. For whole chicken naman, 185 po sa Legazpi, 200 sa Masbate City at Virac Public Market. Sa bunay naman, sa sugok, sa itlog, for medium ito po, medium size po na itlog, 750 po sa Masbate City at Legazpi City per piece, 8 pesos naman sa Virac Public Market at 7 pesos sa Naga City. Sa Ampalayaan naman, 80 sa Legazpi, 100 sa Virac Public Market, 80 pesos din sa Naga City at 120 sa Masbate. Sa Kamatis naman, 35 pesos po sa Legazpi City, 60 pesos sa Virac, 40 pesos sa Naga City at 60 pesos din sa Masbate City. Sa cabbage po, 80 po sa Legazpi at Virac, 70 sa Naga City at 100 pesos sa Masbate. Sa peche naman, Baguio variety, 90 pesos po sa Legazpi, 80 pesos po sa Virac, 80 pesos po sa Naga City at 90 pesos po sa Masbate City Public Market. Per kilo po ito. For red onion naman, local, 160 sa Legazpi City Public Market at 180 sa Virac Public Market, Naga City Public Market at Masbate City Public Market. So ito pong information again ay galing po sa Agribusiness and Marketing Assistance Division po sa DA. Yan. So ano naman ang ating diskarte ngayong panahon ng El Nino? By the way po, ito po ay in Bicol. So sa magtanong po ng banhing madaling anihon po, itong pagka-listing 90 na aldaw, matapos itanong, pwede ng anihon. So mas marahay po na itiprak o sabog tanim dahil ito po ay tipid sa tubig at makakaani pa kayo ng mas maaga. So magtanim ng mga gulay as in mga tanim tulad ng, na hindi masyadong nangangailingan ng tubig, tulad ng bawang, sibuyas, petchay, sigarilyas, munggo, okra, kamoteng kahoy, ube, paminta, pipino, melon, alugbati, mani, patani, asin, at luya. Yan po. At ni-encourage po na huwag nyo pong susunugin ang dayami. Dahil maganda po itong panakip sa mga tanim po natin. Sa ating naman mga alagang hayop, i-maintain po ang ating mga ang kalusugan ng ating mga alagang hayop. Of course, laging pakainin ng pagkain nila tulad na at pwedeng dagdagan din ng molasses. So ano pa ang pwedeng gamitin natin ngayong panahon ng El Nino? Ang Department of Agriculture po kasama po ang National Irrigation Administration ay patuloy po na nag-aayos ng mga irrigation system. Maglagay din po ng shallow tube wells sa mga lugar na delikado na matuyuan ang lugar. Mag-ipon po ng mga tubig sa small farm reservoir. At gawin din, ito po ay medyo medyo mahal po ito yung tinatawag na cloud seeding. So yan po, in-encourage din. At ito po yung sinasabi namin na mulching na
pwedeng kaya nga wag na pong wag pong susunugin ang mga what do you call this damo dahil pwede silang gamitin bilang panakip sa ating mga pananim. Yung ano din yung mga diamine pwede din pangkain sa ating mga baka, kalabaw at mga kambing. At ito po ay ini-encourage silang haluan niyo po ng molasses. Kailangan malinis po ang mga kanal at irigasyon. Siyempre, bawasan ng tubig sa ating mga rice fields, mga isa o dalawang sentimetro. Gawin din po ang tamang pagpa-daloy ng tubig. Magamit po ng mga organikong abono. At ilimit po ang pag-prepare po ng lupa na tataniman upang hindi po madistorbo ang lupa. At ma-preserve po ang moisture content nito. So yan pong El Nino na mga discarte po yan, ay galing po naman yan information, galing po yan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Ayan. So yan po mga ka-agri, magbabalik po ang dapat agri-agri dapat. Dapat agri, agri dapat. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bihin ng palay kada ektarya? Alam mo ba ang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kilogram na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% ito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol o kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Unang hakbang, ihanda ang mga kaukulang dokumento na tulad ng titulo ng lupa o anumang katunayan ng pagmamay-ari ng lupa. Para sa manggagawa sa sakahan at palaisdaan, kailangan din ito ng katunayan na ikaw isang manggagawa sa bukid o palaisdaan. Original na ID na issue ng gobyerno. 2x2 recent ID picture. Pangalawang hakbang, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office na nakakasakop sa inyong sakahan. Hiningi o kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form at ipacheck sa ating mga agriculture technician. Ikatatlong hakbang, pagkatapos sagutan ang form, papirmahan ito sa kinauukulan na sila barangay chairman, city or municipal agriculture officer at sa city or municipal agriculture and fisheries council chairman. Ikaapat na hakbang, isumite sa city o municipal agriculture office ang kumpletong form kasama din ng ibang kailangan na dokumento. Ikalimang hakbang, kunin ang RSBSA enrollment stub o local, municipal RSBSA number na magsisilbing patunay na ikaw ay isang rehistradong magsasaka ng kagawaran ng pagsasaka at maaring kwalipikado sa available na programa. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong city or municipal agriculture office o sa Department of Agriculture Regional Field Office Number 5. Bicol, sa DA Compound, San Agustin, Pili, Camarines Sur, Philippines. Magandang balita para sa ating mga mag-iingon. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-iintegrak ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabago ang industriya ng pag-iingon sa bansa upang mapataas ang kita ng mga mag-iingon. Para sa dagdag pa impormasyon, makipag-ugnayan sa DAP Call sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Dapat agri, agri dapat. Okay, oras na para sa ating agri bandilyo. So unang-una, kailangan nating i-congratulate ang ating nanalo na listener po
Dahil ang tama pong sagot niya, LGU. So yan. Pakiclaim na lang po sa susunod na episode po sa stations po ng Idol FM Legazpi, Idol FM Naga at Idol FM Diet. Yan po. And i-greet, gusto ko pong i-greet ang ating mga birthday celebrators ngayon po na sina Vern Saronhillo po na member po ng choir namin, yung member din po ng choir ko po sa Filipino-Chinese, si former congressman ng Bicol, si Christopher Ko. At gusto ko pong i-announce po ang ating mga kapwa Ignatians na may homecoming po tayo ngayong darating na Sunday. Dagdag po sa announcements ay ang rice program ay patuloy na nagre-release po kada LGU ng hybrid rice seeds for wet season. Makipag-unayan po sa inyong Municipal Agriculture Office. Ongoing po ito, by the way, at yung mga kukuha po ng mga LGUs po, punta po kayo doon sa AS station po, doon po sa Buang Tabaco City. Of course po, syempre gusto ko po i-announce din po, imbitahan kayo na lagi na every Monday po, meron po kaming umasenso online sa FB page po ng Department of Agriculture Bicol at sa FB account po namin, Agriculture Bicol. At syempre sa YouTube namin ng Department of Agriculture Bicol. Okay, so bago po ako magtapos ng aking programa ngayon, gusto ko pong i-greet at pasalamatan ang aming Regional Executive Director sa kanyang suporta, si Director Rodel P. Tornilla. Siyempre, ang aming Regional Technical Director for Research and Regulations po na si Doc Gary Madrid, ang aming pong Regional Technical Director for Operations po ni si Ma'am Luz Marcelino, at siyempre ang aking mga kaopisina po sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section na pinangungunahan ng aming chief po na si Ma'am Lovella Guarin. Siya din po ang nagbibigay gabay dito po sa ating programa at nagbibigay ng IEC materials. Siyempre, thank you din po sa nagbibigay ng garden tools at vegetable seeds na si Doc May Rodriguez. Siya po ang chief po ng Field Operations Division. Siyempre, gusto kong i-greet ang aking mga kasamahan sa APCO Albay na pinangungunahan naman ng aming APCO Florentino Ubalde Jr. Of course, yung mga nagsishare po ng ating mga t-shirts at ating FB Live na siyempre mga choirs ko po sa Himig Choir, sa Saliw, sa Castle at sa BRDTH po. Salamat pong maray. At gusto ko pong pasalamatan ang aking kasamang technician na si Sir Floyd Valladolid at siyempre kay Sir Ken Cabalter. Thank you very much for again for assisting me here in our program this morning. Again, ako po si Kaagri Jason Gonzalez na naniniwala na ang daan ng masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa Pilipinas ay dapat agri, agri dapat. Masakit ang pagkabuhay, mayo ninhanap buhay. Kung kulang ang pambuhay, sa sadiri man o pamilya. Kaipuhang maghigos magtanong, asin buksan ang isip sa bagong kaaraman. Asin na ikaw mo magugutong sa agrikultura. Agri-agri-dapat sa agrikultura masenso ka. Pagkaon pagbuhay siguradong sapat. Dapat agri-agri-dapat ang Department of Agriculture. Tatabangan ka, kaya dapat agri, agri-dapat. Inyong napakinggan ang programang Dapat Agree, Agree Dapat sa 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga at 88.9 Idol FM Diet. Dapat Agree, Agree Dapat. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol.